So this morning, we are going to talk about the risks and protective factors in substance use and abuse. This is a second lesson in health. And our major topic for health is about drug abuse resistance and education. So what do we need to know about these risks and protective factors in substance use and abuse is anchored in our most essential learning competency, which are: number one, discuss risks and protective factors in substance use and abuse. So, una, define natin, ano ba ibig sabihin ng risk factors? Ano ba ang ibig sabihin ng protective factors? And how does it affect yung paggamit at pag-abuso ng iba't ibang mga pinagbabawal na gamot? And number two is to analyze situations for the use and non-use of psychoactive substances. So, isipin natin or pag-aaralan natin ano ba yung mga sitwasyon or environment that causes a person to abuse itong mga psychoactive substances na ito. So, let's start with the risk factors. What is the meaning of a risk factor? So, risk factors are situations that increases the likelihood of a person to try something that may cause negative effects on his or her life. So, pag sinabi pala natin salitang risk factors, it involves situations, it involves people, it involves surroundings, environment, that may likelihood increase the person's interest to try something na mga nakakasira sa kanyang kalusugan o sa kanyang buhay. So, maaaring halimbawa yun yung mga problema o mga tao na nakakapag-cause sa kanya ng depression or anxiety na maaaring maging dahilan or maging source ng kanyang interest to try something na makakasira sa kalusugan niya, like using illegal drugs or alcoholism o ano pa man yan. So, these factors put people in a more vulnerable position to harm practice. To harmful practices such as illegal drugs use and abuse. And risk factors may be related to person's behavior or attitude or to the environment and people surrounding him or her. So maaaring yung mga risk factors na to are intrinsic or extrinsic. When you say intrinsic, sabihin it's inside of him or her. Baga, it involves yung kanyang ugali, yung kanyang personality, yung kanyang mga pinagdadaanan sa kanyang sarili. Or maaari din naman ito yung extrinsic. Ibig sabihin ng extrinsic, mga tao o lugar o mga bagay, pangyayari na nakaka-apekto sa kanya. Yun. So that is the meaning of risk factors. Ano ba yung mga example ng mga risk factors na nakakapag-lead sa atin or nakakapag-tulak sa atin para gumawa o gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot o gumawa ng mga masamang bagay na nakaaring makasira sa ating buhay? The first is, a person who lacks self-respect and self-worth may easily give in to negative peer pressure. That is true. Kapag yung isang tao is mababa ang kanyang respeto sa kanyang sarili o mababa yung kanyang confidence sa kanyang sarili o itingin niya is parang wala siyang halaga o parang patapon ang buhay niya, parang ganun. Minsan iniisip niya, mas madali sa kanya na makinig o sumama dun sa mga sinasabi sa kanya na negatibo na nagawin niya. Yan. So this person may use illegal drugs as a way to escape and forget his or her problems and challenges in life. That is also true kasi, 'di ba, hindi ka naman basta-basta magda-drugs nang wala kang pinagdadaanan ng masama. Kasi alam naman natin eh, hindi naman ningin sa atin kaalaman, 'di ba, na masama 'yon sa kalusugan natin. Maaaring ang dahilan kung bakit natutulak tayo na gumawa ng isang na gumamit ng mga illegal drugs is because definitely mayroon ka pinagdadaanan na something na gusto mong makatakas doon o gusto mong makalimutan yun. So you will not go into risk, you will not risk or destroy your life just because okay lang, dahil okay ang mga bagay-bagay, di ba? Ayun, kadalasan ginagamit siya as a way to escape yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. And you can see, kung gaano kahalaga, mahalo halaga sa buhay ng isang tao, pagkakaroon ng respeto sa sarili, at saka yung pagka-realize niya ng kanyang tunay na halaga sa buhay niya. Kasi kapag alam mo na meron kang halaga, o kapag alam mo, ang kilala mo ang iyong sarili,
hindi ka basta-basta susuko o hindi ka basta-basta gagawa ng bagay na alam mo may kasisira mo kasi alam mo na mahalaga ka. Kaya nga sobrang importante na at your age or bawat isa sa atin, kahit sino pa man, malaman mo na meron kang value sa mundo na ito. Na kahit anong sabihin ng mga tao sa iyo, is hindi ka agad-agad mape-pressure o masisira o kahit ano man yung mangyayari sa buhay mo, hindi mo iisipin na sirain ang buhay mo kasi alam mo na hindi yun basta-basta. Nakuha ninyo yung point. So, sobrang importante na ma-develop natin o ma-realize natin o ano ba yung value natin sa daigdig na to, yung halaga natin sa daigdig na to, ano yung maaari nating i-contribute. Kasi bawat isa sa atin, meron tayo nun. Hindi ka ipinanganak sa mundo na to na aksidente lang. Meron kang bagay na mai-share sa ibang tao. Maaaring yung ngiti mo nakakapagbigay ng inspirasyon sa iba. Maaaring yung mga sinasabi mo, yung mga minomotivate mo, is makakatulong sa ibang tao. Yung mga skills mo, yung abilities mo, yung talino mo, meron yan at meron maibibigay na positibo sa ibang tao o sa ating sarili. Kaya nga dapat matagpuan natin yun. Ano ba yung aking kahalagahan? Ano ba yung, bakit ko ba kinakailangang alagaan ang sarili ko? Kasi doon it all boils down to that. Yung pagpapahalaga mo o yung pagmamahal mo sa iyong sarili para hindi ka gumamit ng mga bagay na makakasira sa iyo. Number two is, a person who is unable to express himself or herself to other people may seek confidence from illegal drugs. This person may experience stress, anger, and depression. Yung mga tao daw na nahihirapan sila na express yung sarili nila, for example, nahihiya sila, o parang mababa yung kanilang confidence, nagdating sa pagsasalita, o sa paggawa, sa pag-perform, minsan parang iniisip nila na kailangan kong gumamit ng illegal drugs o kailangan kong gumamit itong mga gateway drugs para ako ay, para magkaroon ako ng lakas ng loob na makapagsalita o makapag-confess sa mga tao sa paligid ko, ma-express ko yung sarili ko. Kaya nga di ba, iba, parang kailangan pa nila mag-inom, kailangan pa nila mag-drugs para makapag-perform sila. Kasi parang doon sila nakakuha ng lakas ng loob eh. Pero nakakalungkot isipin na kinakailangan po ng outside forces for you to be motivated. Yung pinakamagandang bagay para maiwasan mo na mag-rely sa mga ganitong klaseng illegal na gawain is to develop an intrinsic confidence about yourself. Kasi kapag malaki yung confidence mo sa iyong sarili, bakit kailangan pang, hindi pa na kinakailangan pa ng approval o ng ano yun, ng pagbibigay ng confidence nga from other people. Di mo na kinakailangan pa na marinig mula sa kanila na, kaya mo yan, magaling yan. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya mo yun, magaling ka. Yan. So, importante sa atin na ma-develop natin yun, yung self-confidence natin sa ating sarili, yung tiwala natin sa ating sarili. Na kahit na tama o mali o ano pa man, o magkamali ka o maging successful o ano pa man yung gusto mo i-express, is mabibigay mo yun, maisasabi mo yun. So you have to develop your self-confidence pagdating sa bagay na to para maiwasan natin yung mag-rely tayo sa ibang mga bagay para magkaroon tayo ng confidence, ma-express natin ang ating sarili. Yan. And then number three is, a person who surrounds himself with people who use and abuse illegal drugs may follow the harmful practices. Yan. So importante pala na iniiwasan natin yung tayo'y mapaligiran ng mga tao na gumagamit o nag-a-abuse nitong mga illegal drugs na to. Kasi kapag pala tayo ay surrounded ng mga tao na ito, paligiran natin, yung community na kinabibilangan natin, may marami nag-a-addict. So may tendency talaga na masumunod tayo sa kanilang mga yapa kasi nakikita natin na, ay, nagagawa nga nila. Pagsabihin, ano, okay lang pala. Kaya delikado yun. Kaya nga sinabi siya na risk factor eh. Kasi tumataas yung chances na maging vulnerable ka, na mamagamit ka din ng mga harmful practices na to, gumawa ka rin ng mga harmful practices na to kasi nakikita mo sa paligid mo eh na okay lang gumagawa sila ng mga ganong illegal na bagay. And then next is, a person who lives in a community with easy access to illegal drugs is more likely to try using, eventually abusing them.
And it's also true. It is also related to the to what I have discussed a while ago. Kaya nga, yung community, malaki talaga ang factor yan. Talasan kapag yung mga kapitbahay mo, o yung mga kapamilya mo, o yung mga tao sa paligid mo na gumagamit ng illegal drugs, o kaya madali lang, kumaga, normal lang yung mayroong mga bentahan ng gano'n, mga pinagbabawal na sa lugar ninyo. Ang dali-dali talagang makawa ka o matulak ka na gumamit din ng mga ganong klaseng illegal drugs. Kaya nga, pagdating ng araw, kung pipili kayo ng community na inyong titirahan o kabibilangan, make sure na yung community na yun is walang ganito, walang mga ganitong klaseng activities para hindi din mapahawak yung pamilya mo. Kasi syempre, kapag alam naman natin na kapag mayroong mga gumagamit ng illegal drugs sa isang lugar, apakataas ng crime rate doon ng mga gawa ng mga illegal at mga krimen doon sa mga ganong klaseng lugar. So, bakit ilalagay mo ang sarili mo sa ganong klaseng lugar na magiging unsafe yung bawat isa sa inyo? So, dapat iwasan mo na yun. Huwag kang magpunta na sa mga ganong klaseng lugar. The next is, a person who gets rejected by friends and family may seek refuge in illegal drugs. Yung mga tao daw na natutulak gumamit ng mga drugs, kadalasan sila yung mga tao na nasaktan, karoon ng heartbreak, nare-reject, maaring na mga kaibigan nila o na mga minamahal nila or minsan kahit sarili nilang pamilya. Kasi parang feeling nila yung drugs yung way para sila ay parang makakuha ng comfort doon sa heartbreak na kanila na experience. Pero rather than going and seeking refuge sa mga illegal drugs na ito, sa halip na humanap ka ng peace or ng comfort from these illegal drugs, then better look for the right people na merong talagang concern sa'yo, na pagsasabihan mo na yung mga problema o ng mga nangyayari sa'yo. Kasi kapag ikaw ay nag-seek ng refuge or ng comfort by using illegal drugs, kinagawan mo lang ng solusyon, binibigyan mo lang ng solusyon ng iyong problema temporarily. Pero you are actually destroying your life in the future. So, kung ikaw talaga ay merong concern, gusto mo talaga na makalaya o maka-experience ng comfort, do not use illegal drugs. Kasi yung binibigay niya sa iyo na positive effect is only temporary, but the negative effect is that it could actually destroy your life or even your family or your future. Next is, a person who belongs to a family with drug abuser is more vulnerable to be influenced. Kapag yung mismong pamilya mo na, sila na yung nag-a-addict o nagbebenta ng mga illegal drugs na to. So, syempre, mas madali sa'yo na maging maimpluwensyahan na gumamit ng mga illegal drugs. Nakakalungkot yan isipin, no? Na yung mismong sariling pamilya mo pa ang makakasira sa iyong buhay. Pero kung sakali man na nangyayari yan sa inyo, huwag kayo mawawala ng pag-asa at as much as possible, umiwas kayo. Kung nakikita, alam nyo na nga na ito yung pinahihinatnan, ito na yung negatibo. Ito, bakit pa mag-give in dun sa mga yun? So, iwasan mo na. Kasi ikaw na, in the end, ikaw din naman talaga ang nagpapatakbo ng buhay mo eh. Hindi naman sila eh, di ba? Lahat ng mga bagay nangyari sa atin is always based on our decisions. Kapag give in ka sa mga sinasabi ng pamilya mo, nag-give in ka sa sinasabi ng mga kaibigan mo, then eventually, magpa-fall back din yan sa'yo. Magkakaroon yan ng negative effect sa buhay mo. Kung kahit na ikaw ang may control kung ano yung mangyayari sa buhay mo, hindi yung outside forces o hindi yung community o yung mga tao sa paligid mo ang magdidikta kung anong dapat maging nangyari sa buhay mo. So you have to choose what is right, what is the best for your life. And next is, a person whose role model is a drug abuser may follow the step of his or her idol. Kaya maging observant din kayo, sino ba yung mga tao na iniidolo ninyo. Kasi minsan, pag nakikita natin na itong iniidolo mo, ito gumagamit ito ng ganito, ganyan. Parang naiisip mo na rin, okay lang yon. Kasi pag gumamit ka pala nito, cool ka, ganyan. So, nagiging negative yung effect niya sa buhay natin. So, piliin natin kung sino yung mga fina-follow natin. Isipin, piliin natin kung sino yung mga iniidolo natin. Kasi meron silang malaking epekto sa ating buhay. And lastly, a person who performs low in school may result drug
misuse and abuse. Kasi parang pakiramdam nila, ay naku, patap mo na yung buhay ko kasi imbobo-bobo ko, palpak ako lagi sa school. So, isa yung iniisip nila na gumamit na sila ng mga illegal drugs para kahit papaano ma-boost yung kanilang esteem sa kanilang sarili. So, ano, iwasan to? So, syempre, kinakailangan mag-aral ka ng mabuti. So, all of these things all boils down to how you motivate yourself or how you view yourself and how you respond to the external things that is happening around you. Paano ka nagre-respond? Paano mo ina-accept yung mga bagay na pinapadala sa iyo ng iyong kapaligiran o ng mga tao sa paligid mo? Yan. So, how about protective factors? Kasi kung mayroong mga risk factors, meron din naman mga bagay na nakakatulong sa atin para maiwasan natin yung paggamit ng mga illegal drugs. So, these are called protective factors. When you say protective factors, these are influences which decreases. Ibig sabihin ng decreases is nakakabawas ng chances of using and abusing drugs. So, positive factors is hindi niya man talaga niya totally inaalis yung mga chances. Pero, posible niyang bawasan yung chances na gumamit tayo ng illegal drugs. So, it is also the qualities of children and their environment that promote successful coping and adaptation to life situations and change. Kaya nga, importante sa buhay ng isang tao is kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang at kung ano yung environment na kinabibilangan mo. Kapag kasi halimbawa tinuruan ka ng mga magulang mo na magkaroon ka ng malakas sa paninindigan kung ano yung tama, kung ano yung dapat mong gawin, meron kang disiplina sa iyong sarili, at kung pinalaki ka ng iyong mga magulang na meron kang confidence sa kanila na makapagsabi ng iyong mga problema, then maliit talaga yung chances na mapunta ka sa mapariwara ka o umuwa ka ng mga masasamang gawain. Also, yung environment natin, when we feel secured, when we feel good dun sa lugar na ating kinabibilangan and safe dun sa ating kinabibilangan, maaari siya makatulong sa atin makapag-cope up sa mga iba't ibang situation na nangyayari sa ating buhay. Kasi lang, sa totoo lang, yung mga problema na dumadating sa atin, hindi naman talaga natin yung maiiwasan eh, diba? Wala naman tao na walang problema. Talaga magkakaroon at magkakaroon tayo ng problema sa buhay natin. Ang point lang doon, kahit na hindi natin kaya iwasan ang mga problema natin, is paano ka ba nagre-respond kapag meron kang problema? Kasi yun yung dapat meron. Yun yung importante. How do you cope up? How do you adapt to different life situation? Ikaw ba kapag meron kang problema, sumusuko ka ba kaagad? Kapag ba meron kang problema, iniisip mo agad na kasalanan mo yun? O iniisip mo ba agad na wala kang kwenta o wala kang silbi? Kapag ba meron kang problema, is nagbe-breakdown ka ba? O hindi mo na ba kaagad kinakaya? Umiiyak ka na lang ba kaagad-agad? O ikaw yung tipo ng tao na hindi ka agad-agad na nadudurog ng mga problema o sitwasyon sa buhay natin. Kasi gaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman talaga maaalis yun eh. Kahit anong gawin natin sa buhay natin, hindi talaga maaalis yung mga iba't ibang pagsubok na yan. Kasi yan na nagtuturo sa atin. At saka yung change is something that is inevitable. Lahat tayo nakakaranas tayo ng changes. Pero how do we respond to changes is different from one person to another. So, these protective factors, these things, qualities, and environments could help us in coping and adapting to different life situations. So, pag-aralan natin, ano-ano ba yung mga domains of life na maaari maka-apekto sa atin sa paggamit ng iba't ibang mga illegal drugs. As you can see, in this picture, there are different domains or different cores or things that could affect us. First is our personal, which is in the middle of it all. Bakit siya nasa gitna? Kasi siya yung pinaka nagtidesisyon o siya yung pinaka malakas na factor kung bakit tayo nagtidesisyon na maging ganun. That is our attitude, our personality, our view about ourselves, our behavior towards circumstances. In short, ito ikaw mismo. Yan yung pinaka nasa sentro. Yung mga ugali mo, pananaw mo, paninindigan mo sa buhay, yun yung nasa core nun. And as you can see, yung ikaw mismo, is na surround ka ng mga outside forces.
which is ito yung extrinsic motivation or extrinsic factors that could affect you. So ito, pinakamalapit sa lahat is yung family mo kasi they are close to you. Nakikita mo sila araw-araw. Next is your friends kasi madalas nakasama mo rin sila. So may influence yung mga sinasabi ng kaibigan mo sa'yo. And then, syempre, nandun yung school kasi most of the time you are in school. And last is the community kasi there is that is the place where you belong. As you can see, all of them surrounds you and they could affect your decisions in life. Pero all in all, in spite na meron silang malaking factor, meron silang effect sa iyong buhay, still, ikaw pa rin yung nasa sentro ng lahat ng yun. Nasa sayo yun kung magpapa-apekto ka sa kanila, kung makikinig ka sa kanila, at nasa sayo rin ang desisyon kung magi-give in ka doon sa mga sinasabi ng mga bagay na nangyayari sa kapaligiran mo. So pag-usapan natin, ano ba yung mga personal risk factors at saka ano ba yung mga personal protective factors? Ayan. First is yung what we call early aggressive behavior and self-control. Habang bata pa tayo, tinidisipline tayo ng ating mga magulang, di ba? Tinuturuan nila tayo kung ano yung tama at mali. For example, meron kang gusto isang bagay, tapos pwedeng bigay yun ang manay mo sa'yo or pwede ding hindi niya ibigay yun sa'yo. Maaring halimbawa meron kang gustong gawin, maaring pagalitan ka na nanay mo kapag kinawa yan sa'yo or maaaring pabayaan ka niya na gawin kung anong gusto mong gawin na yun. So, kung paano ka pinlaki ng magulang mo, dun pumapasok yung salitang disiplina or self-control. Na-gets niyo yung point ko? Kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang, pinagbigyan o hindi pinagbigyan, sinuportahan o hindi sinuportahan, it all develops your self-discipline. Kaya imagine niyo ito. Kapag ikaw yung tipo ng bata na lahat ng gusto mo nakukuha mo, anong tendency? Kapag lumaki ka, feeling mo pwede mong kunin o pwede mong gawin lahat ng bagay. Kasi parang pinagbigyan ka all throughout your life. Pero kapag halimbawa, tinisiplina ka ng mga magulang mo na hindi lahat ng bagay ay pwede mong makuha, lalo na kung makakasama sa'yo, then meron kang self-control. Kumbaga, nade-develop sa'yo na, ay, kapag masama yan, hindi yan dapat sa akin. Gets niyo? So, lahat yan, lahat ng mga bagay na yan, it all boils down to discipline. Same thing also, yung alam niyo yung self-confidence, nade-develop din yan through discipline na ibinigay sa inyo na inyong mga magulang. Kung palagi kanilang sinasabihan nung bata ka na, ay, hindi mo yan kaya. Naku, papayamawa, nag-i-initiate ka na maglinis ang bahay. Tapos sabi, ano ba naman itong ginawa mo na to? Palpak-palpak naman itong trabaho mo na to? So parang nagkakaroon ka ng lack of self-confidence. Parang iniisip mo palagi na, ay, naku, pakapalpak, pag ginawa ko to, palpak, papalpak ako. Kahit kasi hindi ka na-motivate ng mga magulang mo na magkaroon ng initiative na gawin na isang bagay kasi parang iniisip nila lagi lahat ng gagawin mo mali o parang hindi mo kaya isa bagay kasi masyado ka pang bata. So, you see, how you were being developed by your parents greatly affects your self-esteem and even your self-control. So, it all boils down to your personal experiences while you are a child. Sabi nga dito, itong mga risk factors as you can see, di ba? Yung use of drugs at an early age. Bata ka pa lang, naka-experience ka na or nakakita ka na na may mga gumagamit ng drugs. So, another is yung risk-taking behavior and experimentation. Ano yung sabihin ng risk-taking behavior? Kumbaga parang nakikita mo sa paligid mo na mayroong silang mga ginagawang illegal tapos hindi sila nahuhuli. And then, parang nakakapag-cause yun na, ay, exciting yata ito ah. Sa susunod kaya pag ginawa ko ito, mahuhuli na kaya ako. Alam niyo yung ganun kasi, exhilarating experience. Alam niyo ba yung mga addict, mga nagiging addict, ganun yung nararamdaman nila. Actually, hindi sila na-addict dun sa substance. Na-addict sila dun sa experience. Alam niyo yung point? Halimbawa, gumamit ka nitong illegal drugs. Ano kaya yung experience na ibinibigay niya sa akin na something new? So, nakakaroon sila na feeling of excitement na, wow, pag hindi ako nahuli na gumagamit itong drugs na to, so natutuwa sila sa ganun. So yun yung sinasabi na risk-taking behavior at saka experimentation. Lahat talaga ng mga drug, ng mga nagiging drug addict or kahit anong klaseng addict pa yan, sex addict, drug addict, ang ganyan. Meron silang ganung klaseng feeling na gusto nila mag-take ng risk. Parang ano, mga bagay na illegal
Tapos feeling nila na natutuwa sila kapag hindi sila nahuhuli sa paggawa ng mga ganong klaseng bagay. And then at the same time, sobra sila na-destroy kapag halimbawa na-discover sila, na-discover yung addiction nila. So nakita ninyo, yun, mga risk factors yan, yung mga ganyang klaseng attitude at yan yung klaseng feeling of experimentation. You want to try something na illegal. And then poor social skills and interaction. You are not able to express yourself clearly. You are not able to communicate well with your parents, with your friends. And then meron ka mga childhood problems. For example, nakaranas ka ng mga abuse, neglect from your parents or from the people around you. And then yung feeling of isolation, yung feeling mo mag-isa ka lang na parang walang pakialam ang mundo sa'yo. So lahat ng yan ay nakaka-apekto. These are all risk factors para ma-feel mo na, ah sige, gagamit na lang ako ng mga bagay na makakasira sa akin para total, patapunan na ng buhay ko. Alam niyo yung point na yun. So, sobrang delikado yun. Sobrang nakakalungkot nun kapag nangyayari sa isang tao. So, paano naman yung maiiwasan? First is you have to develop self-control. Kahit na gaano pakatindi ang tukso na nandyan sa paligid mo, nandyan yung pangatao na gumagamit ng drugs o kaya may mga tao na sasabi sa'yo, sige, gawin mo itong ganyan-ganyan. Kahit gaano pa yung sabihin nila. Pero pipigilan mo ang sarili mo, hindi ka mag-give in dun sa mga sinasabi nila. So, definitely, hindi ka maapektuhan. Bakit? Kasi meron kang self-control o meron kang pangpipigil sa iyong sarili na hindi talaga dapat lahat ng bagay na ino-offer sa'yo is tatanggapin mo. So, kinakailangan, malaman mo rin, meron ka ding good reasoning skills na kaya mong i-point out, why do you need to do this? Why should you not do this? Okay? O bakit hindi mo dapat gawin ng isang bagay? Na i-reason out mo, kaya mong mag-reason out na kung bakit hindi pwede, bakit dapat? Nakuha niyo? Kasi halimbawa, bakit kinakailangan mong gumamit ng drugs? Bakit hindi ka dapat gumamit ng drugs? You in yourself, kinakailangan masagot mo 'yon. And doon pumapasok yung good reasoning skills. So, syempre yung reasoning skills mo, naapektuhan yan ng pinag-aralan mo. For example, ito, naaalala ko kapag nangyari ito sa buhay mo, maaalala mo yung sinabi ni Ma'am Lay. Kaya dapat hindi ko gawin to kasi sinabi ni Ma'am Lay na masama ito sa akin. Ito yung mga epekto nito kapag ginawa ko siya. So, yun yung sinasabi natin na kailangan kaya mo makapag-desisyon kung ano yung dapat mong gawin na makakabuti sa iyong buhay. O kaya mo makapag-desisyon na hindi mo dapat gawin ito kasi makakasama yun sa iyong buhay. Next is yung excellent social skills. Yung mga problema natin sa ating bahay, sa ating pamilya, maaari naman at saka sa relationships natin sa ibang mga tao. At naman yan ay maaari nating masolusyonan kung matututo lang tayo na makipag-usap ng maayos. O kung matututo lang tayo na makisama ng maayos. Yan. And last is yung sense of belongingness. Alam nyo, minsan iniisip natin na parang di ka belong sa isang community o sa isang pamilya o sa isang sitwasyon, sa isang relasyon. Parang kahit mawala ako, matakbo naman yung buhay nila eh. Alam nyo, ganun kasing feeling. Yung feeling mo na kahit naman wala ako, bubuhay naman sila, hindi naman titigil ang mundo kapag nawala ako. Alam niyo yun? Parang pakalamdam mo na wala kang dulot, hindi ka dama, o parang hindi ka mahalaga. If ever do you feel that thing, ang sasabihin ko sa inyo is, huwag kayong mawawala ng pag-asa at huwag kayong susuko sa inyong sarili. Maaring hindi mo palang oras. Hindi mo palang time. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nakalagay sa tamang lugar, sa tamang tao, at sa tamang panahon, magbubloom at magbubloom ka. Kumbaga lalago at lalago ka, magsha-shine at magsha-shine ka. So maaaring nararamdaman mo ngayon na parang wala akong halaga, parang wala pa akong naipapakitang maganda sa kapwa ko. Parang hindi man lang ako parang wala pa akong nagagawang something na makakapagpasaya sa ibang tao. O parang wala man lang ako na itutulong. Maaaring nararamdaman mo yan sa ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo, na huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kasi darating ang pagkakataon na magsha-shine ka din. Okay? So, ang point lang dito is,
You must believe in yourself. You must develop yourself. Ito na yung period of time na kinakailangan makilala mo ang sarili mo. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang mga bagay na saan ka ba magaling? Ano ba yung mga kahinaan mo? Paano mo ba may improve ang iyong sarili? Kasi kung i-develop mo yung self-confidence at mag-i-invest ka ng time para makilala ang iyong sarili o ma-develop ang iyong sarili, ma-improve ang iyong sarili, time will come. Kapag dumating na yung tamang tao, dumating na yung tamang break, opportunity, dumating na yung tamang yung tamang lugar para sa'yo, then tsaka mo makikita kung bakit ka ba mayroong buhay, kung bakit ba dinala ka ng Panginoon o ng mga magulang mo sa daigdig na ito. Nakuha niyo yung point. So, kung halimbawa man, nakakaranas ka ng mga sense of yung parang depression or parang feeling mo na parang hindi, parang wala na sa'yo itong buhay mo, nakakaranas ka ng mga ganong klaseng problema. Yung sabi ko sa inyo, huwag kayong susuko o huwag kayong hihinto. Kasi there will be a time na magsha-shine ka rin o nadabas din talaga yung full potential mo at marirealize mo na kung ano yung tunay mong halaga sa mundo na to. Okay? Yun. So just continue with life o kaya continue to invest in yourself, to study, to grow, and to believe in yourself. Kasi dadating din yung panahon na marirealize mo rin. It's all gonna be worth it. Lahat ng mga sufferings o lahat ng mga pains na na-experience mo sa mga panahon na ito, it's all gonna be worth it sa tamang panahon o sa tamang sitwasyon na darating sa buhay mo. Next is your family. So, apart from yourself, the first thing that greatly affects you is your family. Yan, so dito sabi dito sa left side, weak parental guidance versus strong parental guidance. I don't know what you are currently experiencing with your family. Okay? Maaring kayo sa pamilya ninyo is okay kayo or maaari din sa pamilya ninyo is hindi kayo okay. You may come from a good parents or maaaring nakaranas kayo ng broken family. I don't know what you are currently experiencing, but I'm telling you that whatever you are experiencing, it greatly affects your life, how you decide your future, kung paano ka nag-aaral at lahat-lahat ng mga yan. It all boils down to that kasi your family is your immediate line of support or immediate line of motivation sa buhay mo. So, paano ba nakaka-apekto negatively yung family sa ating buhay? Or sa makakapagtulog, paano ba nakakatulog ang pamilya sa atin para gumawa ng mga bagay na illegal, pag-use ng mga drugs or ano pa man? Number one is, yung family mo, maaaring meron silang history ng or pattern ng paggamit ng drugs. Gaya nun nangyayari sa kapitbahay namin, mga magulang niya nagagamit ng drugs. So, yung anak natuto na rin. So, maaaring ganun ang situation mo. Number two is, maaaring yung attitude nila towards drug is hindi naman ganun kalala. Parang sasabi, sige, okay lang yan. Hindi naman tayo nahuhuli. Yan. O, huwag niyo ba antayin na matukhang pa kayo? Yan. So, number three is yung poor parenting and child rearing. Yung parang hindi maayos yung pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Alam nyo, minsan, may mga tao na, may mga magulang na nasubo lang sila dun. Alam nyo, nagkot sa yung point ko, yung nasubo lang sila. Kasi halimbawa, nagkaroon ng premarital sex. And then after that, nabuntis si babae. Eh si lalaki, gusto pa niya mag-ML. Gusto pa niya maglaro ng computer games. As all of a sudden, meron na sila magiging anak. And then, parang wala na siyang choice. Wala na siyang choice. Kundi, hatanggapin nila yun. Tanggapin nila yung sitwasyon na yun. Kasi, dasubo na sila dun eh. Ako nyo. Dahil hindi pa sila handa na maging mga magulang. Parang sa isip nila, sa kanilang kalooban, parang marami pa silang gustong gawin sa buhay nila. Ang tendency, nakikita nila yung anak nila bilang problema. Gets nyo? Parang nakita nila yung anak nila na dagdag lang ito ng burden sa akin. Sobrang laking burden ito sa akin. Tung anak ko na to is parang ito yung naging hadlang sa akin para hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin. That is why lagi nila sinasaktan. Sinasabi nila sa anak nila na, ang ba?
ano ka lang, pahirap ka lang sa akin, dagdag ka lang ng problema. Nakuha nyo, siguro iba sa inyo makaka-relate kayo na ganyan. Ano sinasabi ko sa inyo, it all boils down to that. Kaya nga, kaya, kung kayo naranasan nyo yung ganyan, kasi dapat nyo ma-realize yun. Kaya nyo ito na-experience is because maaaring yung mga magulang ninyo, hindi sila handa na tanggapin kayo nung dumating kayo sa mundo. And ito sasabihin ko sa inyo, hindi nyo kasalanan yun. Gets nyo? Hindi nyo kasalanan yun na ipinanganak nila kayo. Kumbaga, that is because of their poor decisions in life. So, how would you respond to that? Yun na yun eh, kasi wala ka na magagawa. Hindi ko naman kasalanan. Bakit ako yung dapat nag-suffer sa mga maling desisyon ng mga magulang ko? Doon sa irresponsibility ng mga magulang ko. Bakit kailangan ako yung mag-suffer? Meron kang dalawang option. If ever that you have experienced that. First is, kung hindi mo nakukuha yung value mo through your parents sa sinasabi ng iyong mga magulang, then you must find your purpose in life that is outside your family. So, humanap ka ng mga tao na makakapag-motivate sa'yo o makakapag-realize sa'yo ng iyong significance sa mundo. Kasi maaaring hindi yan sabihin ng iyong mga magulang. Pero hindi porket sinasabi nila na wala kang silbi, ibig sabihin wala ka na nga talagang silbi. Kasi hindi ka naman mabubuhay basta-basta eh, nang wala kang purpose. Alam nyo yun, maraming nga mga mag-asawa na pinipilit nila magkaroon sila ng anak pero hindi sila nagkakaroon ng anak. Nakuha nyo, maraming mga bata na mga baby na hindi naman talaga na natutuloy na mabuhay. Sa baby pa lang sila, namamatay na sila. Sa sinapupunan pa lang ng nanay nila, nalaglag na sila o namatay na sila. Pero ikaw, kahit na aksidente man yan o hindi man yan pinlano ng mga magulang mo, still, nag-exist ka sa mundo na to. Ibig sabihin lang nun, hindi ka basta-basta. Nakuha nyo, mayroong dahilan kung bakit nag-exist ka o bakit ka binigyan ng Diyos ng buhay sa daigdig na to. So, wag mong isipin, hindi porket sinasabi ng mga magulang mo na wala kang ganito ka, ganyan-ganyan ka, ibig sabihin, is ganun ka na nga talaga. Kung kinakailangan matagpuan mo, ano ba yung reason kung bakit ako dinala ng Diyos sa mundo na ito? Second is that, kung nakaranas man kayo ng poor parenting or meron kayo na mga magulang ninyo is hindi kayo naalagaan o hindi nyo naramdaman yung pagpapahalaga sa inyo ng sarili nyo mga pamilya, ang may tuturo ko lang sa inyo is yung gawin yan sa susunod niya henerasyon. Balang araw, magigitin tayo mga magulang, di ba? So, kung ikaw ay merong kas currently na relationship at sa palagay mo hindi ka pahanda, na mag-take ng responsibility, bakit ka mag-e-engage sa premarital sex? Nakuha niyo yung point? Kasi alam mo na nga, na kapag nag-engage ka dito sa ganitong klaseng activity, sa premarital sex, it's impossible na maging tatay ka o maging nanay ka balang araw. Eh di bakit ka pupasok sa ganong klaseng sitwasyon? Alam mo na magkakaroon ka ng problema. So definitely, anong mayayari? Aanihin at aanihin mo lang din kung ano yung mga ginawa ng mga magulang mo sa iyo. So mararanasan din at mararanasan ng mga anak mo kung ano yung mga ginawa mo. At in case naman na nangyari na yun, nangyari na yun kasi nahuli na yung lecture ni Ma'am Lay. Nagawa mo na. Nagkaroon ka na ng anak. Nagkaroon ka na ng naging tatay ka na kaagad. No? Naging nanay ka na kaagad. Then wag mo para isipin mo na yung anak mo na yan. Meron din siyang value kung bakit siya dumating sa mundo na. So wag mo nang gawin yun. So, kuhanin niyo yung point. So, it all boils down to being responsible. Maaring hindi mo to naranasan, pero wag mo nang iparana sa mga susunod na generation. Kasi mamanahin at mamanahin din nila yun. Yung magiging anak mo, ganun din ang mangyayari sa kanila. Ang sinin ninyo, yung mga nakakaranas ng ganun, nakakaranas ng ganyan, yung maagang nakapag-asawa, ang sinin ninyo, meron silang history na ganun. Maaring yung mga magulang nila ganun din ang ginawa. Kaya sila, naging ganun din. So kinakailangan i-stop mo na rin yun sa'yo. Kung gusto mo na yung future ng mga magiging pamilya mo is hindi yung gaya ng iyong naranasan. Dapat sa iyo pa lang, mag-stop na yun, yung ganong klaseng practice. And then another is ito, inconsistent family rules. Parang ano yung sabihin ng inconsistent family rules? Maaaring may batas nga sa inyong pamilya, pero pwede naman baliin. Gets yung point? Pwede naman baliin. Ganitong oras dapat umuwi, tapos pwede naman palang hindi ganong oras umuwi. O, halimbawa,
minsan sinasabi ng nanay niyo, oh, bago, bakit ka nagsasalita sa akin ng ganyan? Tapos minsan sasabihin naman, sige, okay lang, mura-murahin mo ko. O ano ba talaga? So because of inconsistent family rules, magkakaroon ng avenue yung mga bata na maging disobedient o sumuway sa kanilang mga magulang. O kaya, limbawa, sinasabi, oh, wag mong gagawin to, ah, pero ginagawa ng tatay niya. So, ano, paano nga naman yun? Ano nga naman susunod yun? Eh, mismo mga magulang, they live by their example, di ba? Wag ka sabi nga, practice what you preach. Hindi na nila ginagawa yung mga sinasabi nila. So, ang tendency talaga, nakakapag-cause talaga siya ng rebellion among the children. Kasi, nakikita ng mga anak na ikaw nga mismo, hindi mo ginagawa eh. So, meron talagang disobedience na mangyayari sa family. And poor family values. Yung mga bagay na ano ba yung tinuturo sa loob ng bahay? Tinuturuan ba kayo na maging pasaway? Lumabag sa mga batas? Gumawa ng mga masasamang mga bagay? Magsalita ng mga hindi maganda? So, lahat ng yan, nanggagaling yan sa pamilya, di ba? Kapag nga palamura yung mga magulang, definitely nakaawa yung mga anak na naging palamura na rin. Kapag galit yung magulang sa gobyerno, galit na rin yung mga anak sa gobyerno. Mayroon mga pinaglalaban, mga galit ang mga pamilya sa kapitbahay, galit na rin yung mga anak sa kapitbahay. Awa-hawa yan kasi yun nga values, yung mga bagay na pinapahalagahan natin. It all starts at home. And then lastly is, siyempre, for family ties, nakakalungkot isipin kapag kayo mismo sa pamilya ninyo, hindi kayo close. Parang your brother is a stranger, your sister is a stranger, your mother is a stranger. See? Siguro may some of you makaka-relate kayo sa akin. Nakakalungkot na isipin yon na kapag kayo mismo sa loob ng bahay, parang mga stranger kayo sa isa't isa. Parang hindi kayo close sa isa't isa. And when dapat, kung tutuusin, yung pamilya mo yung first line of defense mo. Na sila yung talagang dapat na pagsasabihan mo ng yung mga problema. So, paano natin lalabanan o paano natin haharapin yung mga ganitong klaseng risk factor sa ating buhay? So, number one, we must have good communication. Paano yung isabihin ng good communication? Paano ba kayo nag-uusap sa loob ng tahanan ninyo? Meron bang respeto? Meron bang pagmamahal? Meron bang pagtanggap? Meron bang pangunawa sa iyo, among you, among each other? So, kung halimbawa man na ang inyong pamilya ay hindi nagkakaroon ng ganong klaseng experience among you, maybe you should initiate. Maaring kasing halimbawa, sobrang tagal na hindi kayo huling nag-usap o sobrang tagal na nagkaroon kayo ng maayos na usapan ng iyong mga magulang. Okay lang naman yun na kung hindi naman necessary na dapat everyday na ganyan. Pero develop ninyo yun kahit pa paano. Kausapin nyo yung tatay nyo, kausapin nanay mo, kausapin mo yung mga kapatid mo. Nay, kamusta ka na? Ano nangyari sa iyo? Mga simpleng ganun lang. O simpleng, paano, halimbawa nakita mo may ginagawa ang papa mo na something. Tanong yan, pwede pa paturo ako, paano pa ginagawa yan? So doon na develop yung communication o yung communication sa isa't isa. Alam nyo kasi mga magulang ninyo, kapag nararamdaman nila na kailangan nyo sila. Alam nyo, maraming feel na nila na, ay, ako, maano ko to ah, parang pwede ko maging apprentice to ah, parang ganon, mga takasunod to ah. So, nagiging favorite ka nila. Kumbaga parang nararamdaman nila, ay, kailangan ako ng bata na to, so kailangan kong ayusin ang buhay ko. Pero kapag parang feeling nila, ay, naku, kaya naman ang anak ko yan, hindi naman niya ako kailangan. So, nagiging, hindi nila ino-open up yung kanilang sarili. Same thing sa mga kapatid natin, sa mga ano natin. Kapag nararamdaman mo kasi, di ba ay din naman, kapag nararamdaman nyo na mahalaga kayo, na na-appreciate kayo, di ba parang mas lalo ka na mabotivate na pagbutihin ang isang bagay. Ganon din sa atin sa loob ng ating pamilya. Pag halimbawa nararamdaman ng mga magulang ninyo na natutuwa kayo sa niluluto nila o sa mga ginagawa nila, na-appreciate nyo yung luto nila, di ba mas lalo silang na mamotivate na i-improve yung kanilang mga ginagawa, yung paglilingkod nila sa atin. Pero pag nararamdaman nila na parang ano lang naman ako sa bahay na to, parang pabigat lang naman ako sa bahay na to. Baga parang puro problema lang binibigay ko. So, ganun din yung nagiging response nila. Parang kayo din naman yun eh. Kahit sinong tao naman, magulang man yan o anak, ganun talaga yung nagiging reaction natin kapag feeling natin wala tayong significance. So, it's important to communicate, to appreciate lahat ng mga ginagawa ng ating mga magulang at even tayo din. Next is yung positive family relationship.
Yun, ang hirap pa pag mayroong toxic relationship inside the family na parang lagi na lang may mali, parang lagi na lang problema, pinag-uusapan. Hirap ng ganun. So try to create a positive vibe or positive atmosphere inside your family. Na sabihin nyo na, oy, ang ganda naman itong mga natento. Kumbaga, humanap kayo na something na makikita nyo na positive sa inyong bahay. Kung sakaling wala man, gumawa kayo nun. And then next is yung clear and consistent family rules. Lalo na kayo pag naging mga tatay at nanay kayo someday. Make sure na kapag meron kayo in-establish na rules, everybody must follow. Dapat kasi maramdaman ng mga anak na kapag hindi nila, pag ginawa nila ito, at sinabi mong hindi nila yung dapat gawin, is mararamdaman nila na mali yun. Bakit? Kasi dapat kapag sinuway nila yung sinabi mo, is mapaparusahan sila. Kasi pag halimbawa pinalagpas mo yun, sige, okay lang yan ha. Aabusuhin at aabusuhin nila yun kasi pinagbigyan mo na sila ng isang beses eh. So kinakailangan maging consistent tayo pagdating sa pagdidisiplina. At kahit tayo din naman mismo mga anak, halimbawa ba na meron sinabi ang nanay o mga magulang natin sa atin na huwag nyo itong gagawin ha, ganito. Sumunod tayo. Kasi once na sanay tayo na hindi tayo sumusunod, na hindi tayo sumusunod dun sa mga sinasabi ng mga magulang natin. Parang lagi mo na lang magiging dahilan na, ay, okay lang yan kasi pinagbigyan na nga ako ni nanay minsan eh. Nakuha ninyo. Yung disiplina, actually, nagsisimula yan sa loob ng tahanan eh. At nagsisimula din siya sa atin. Kasi kapag lagi tayo na pagbibigyan sa ano natin, sa mga ginagawa natin, alam nyo yun, yung parang lagi na lang pinapalagpas kung ano yung dapat natin gawin. Nagiging ano na yun eh, nagiging ka, parang nakakalakihan na natin na maging pasaway. Gets nyo? Nagkakalakihan na natin na nagiging pasaway tayo kasi walang sumasaway sa atin eh. Walang rules na nag-hold sa atin o nagsasabi sa atin na hindi mo yan dapat gawin. So we must be. Yeah, that is true. Yeah, nasasanay tayo, nasuspoil tayo. That is true. Kaya kinakailangan maliwanag. Ito ang dapat natin sundin sa loob ng ating tahanan. Dapat hindi natin gagawin yung mga sinasabi ng mga magulang natin na bawal natin gawin. Yan. And then last is yung strong family values. Kayo ba sa pamilya ninyo, nagdadasal ba kayo ng sama-sama? Kumakain ba kayo ng sama-sama? Bawal ba ang cellphone sa inyo kapag kumakain kayo, habang kumakain kayo? Sa amin kasi sa bahay namin, ganyan yan. Bawal yan. Baga, kapag tayo, kumakain tayo ng sabay-sabay, dapat walang may hawak ng cellphone sa inyo. At yun, kasi yun yung quality time. Gets nyo? Dapat meron kayong quality time with your family. Kasi buong araw, nangahawak yung cellphone mo. Buong araw, nangahawak mo yung computer mo. Buong araw, nakakasama mo yung mga kaibigan mo, yung school mo. Then, ito lang yung oras na magkakasama kayo sa bahay nyo. Then, spend yun na yun. Make it quality. Okay? And then, ano ba yung mga values na yun? Ano nyo? Nandun ba yung nandun pa yung value ng pagtutulungan, pagdadamayan? Nandun ba yung value sa inyo na meron kayong lahat na takot sa Diyos? Kaya nagdadasal kayo, nagsisimba kayo na magkakasama? Nandun ba sa pamilya ninyo yung value na yung simple lang na pinapahalagahan nyo yung emotion, yung nararamdaman ng isa't isa? Nakuha ninyo, it all boils down to that. And then, positive expectation to child success. Kahit ito, nakakalungkot na ito isipin kasi minsan may mga magulang na parang tingin nila sa mga anak nila failure dahil hindi ganun kagaling, hindi ganun katalino. Pero katutusin, bawat isa sa atin, gaya nga na yung unang-unang sinabi ko sa inyo, bawat isa sa atin, meron tayong right break or right place para tayo mag-grow or para tayo mag-improve. Kaya kung kayo balang araw na magiging kayong mga magulang, wag niyong i-judge yung inyong mga anak sa isang aspeto lang, academics lang. Halimbawa, hindi siya magaling sa math, maaaring magaling naman siya sa sports. Or maaaring hindi siya magaling academically, mahina siya sa mga particular na subjects. Pero maaaring magaling naman siya interpersonally, makikitungo sa ibang tao, makikisama sa ibang tao, kaya ang dami-dami niyang kaibigan. That is also a talent. That is also a skill. So it doesn't mean na mahina ang isang bata o isang tao sa isang bagay, it may failure na siya totally. So, maaaring mahina siya doon sa aspect na yun, academically. But it doesn't mean that he or she is a failure. We must see yung kanyang potential in different aspects of life. Nakuha niyo. So,
as a parent, someday, kung magiging magulang kayo, always have that positive expectation sa inyong mga anak na maaaring mag-fail sila sa isang aspekto, pero maaaring maging magaling naman sila or maging successful naman sila in other aspect of their life. And then last is yung reliance on family for emotional support. Yun nga, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, your family must be your number one source of emotional support. Hindi yung kaibigan, hindi yung drugs, hindi yung mga iba, hindi yung computer games, hindi yung mga libro o ano pa mga bagay sa paligid natin. Dapat ang nagbibigay sa atin ng motivation or emotional support, kundi dapat nanggagaling yan number one sa ating pamilya. Sila dapat yung unang-unang, sa kanila ka dapat unang-unang makakaramdam ng suporta. At kung sakali man na hindi mo yun nararanasan, then pagdating ng araw, pag nagkaroon ka na ng pamilya, dapat yun naman ang in-embody mo sa bubuin mong pamilya. Kasi nakakalungkot yun, yung parang hahanap ka pa ng motivation from other people. Dapat diba sa atin yung pamilya nagsisimula? So, kung sakali man hindi natin yung nararanasan sa ngayon, bakit hindi mo simulan sa iyong sarili na ikaw yung magsilbing emotional support ng mga kapatid mo o ng mga magulang mo o ng mga kasama mo sa tahanan? Kasi talaga namang hindi naman yan natural na dumalabas eh. Kaya kailangan desisyon na natin yan. Gusto nating gawin yun. Gusto nating makatulong tayo sa mga tao mahalaga sa atin. Next is peers and friends. Sabi nga doon sa isang quotation, birds with the same feather flocks together. Yung pipit, hindi siya lilipad kasama ng agila. Yung manok, hindi siya sasama sa ostrich. Ayun, kasi hindi niya kaparehas ng balahibo yun. So, same thing. Tayo, sumasama tayo sa mga tao na katulad natin. Kuha ninyo. Sumasama tayo, nakiki-join tayo, nakiki-associate tayo sa mga tao na katulad natin. Medyo ka-relate natin. Kasi nakaka-relate tayo sa isa't isa. Okay? Hindi pa ikaw mahihain, kasasaba ka ba sa mga manggulo? Hindi mo gagawin yun. Kadalasan, mga magiging kaibigan mo is kagaya mo rin. Kung mahilig sila sa K-pop, ikaw mahilig ka din sa K-pop. Kung mahilig ka sa rock music, mahilig din sila sa rock music. Kung mahilig sila maglaro ng ganitong computer game, so ganun ka din. So, may factor talaga yung mga peers and friends natin kasi they are a great influence to us. Yan. Kasi usually, yung mga tao na yun, sinasamahan natin sila because we have the same and common interest. So you see, substance abuse versus academic excellence. Kaya nga kinakailangan, pipiliin natin kung sino yung mga taong sinasamahan natin. Number one is association with friends and peers known to gateway use of gateway drugs. And yung preference to stay with peers and friends rather than family. Yung mga tao na to na sumasama, yung mga kabataan na sumasama sa mga kaibigan na gumagawa ng mga ito, ng mga gamit ng mga drugs, pag-iinom, paggagawa ng mga kalokohan, kadalasan, ano sila, kumbaga vulnerable sila doon. Kasi yung mga kaibigan nila mismo, kumagawa, no? Ikaw pa, kung sumasama ka na nga sa mga ganun, langat lasing tao, so palagay mo ba, magiging ligtas ka? Definitely hindi ka ligtas. Kasi magiging marupok ka talaga sa paggawa ng mga yan. Kasi lagi mo nakikita yung mga kaibigan mo, gusto mo maging dilong sa kanila. So definitely, magi-give in ka na rin. So para maiwasan natin yun, yes, that's right. Yung pagkakaroon ng mga bad influence, that is true. So, dapat ang gagawin natin is iiwas tayo dun. Iwas tayo sa mga tao na gumagawa ng ganun. And mag-form tayo ng mga friendship, ng mga pakikipagkaibigan na makakatulong sa atin. Yung mga ka-classmate ninyo o yung mga kaibigan ninyo na nag-excel academically, na alam nyo yun, yung merong silang sense magsalita. Masipag sila mag-aral, gumagawa. Kung kayo ay medyo mahina-hina, makipagkaibigan kayo sa kanila. Sumama kayo dun sa mga kaibigan ninyo o dun sa mga kaklasmate ninyo na alam nyo na mahusay sila sa school, nagpe-perform sila ng maayos. Bakit? Para ma-impluensya kayo na maging ganun. Na maging mabait, na mag-aral ng mabuti.
Kasi kung lalo ka nang sasama sa mga tamad mag-aral, eh, ano mangyayari sa iyo? Di natural lalo kang tatama rin kasi kung tamad ka na nga tapos sumama ka pa sa tamad, di talagang tatama rin ka na talaga ng totoo. Di alam nga namang bigla na lang all of a sudden maging masipag kayong lahat. Posible yun. Kasi wala man lang nakaka-influensya sa inyo, puro kalokohan na paggagawin niyo definitely. Kaya kung gusto mo ba paayos ang buhay mo, iwanan mo yung mga kakaibigan mo na mga maluloko. O kaya sumama kayo sa mga matitinong kaklase o matitinong kasama. Kasi makaka-apekto yun para maging mabuti yung kinabukasan mo. And then, you could also rely on your friends for emotional support. Lalo na kapag mayroon ka mga pinagdadaanan sa loob ng tahanan. Pwede kang magsabi sa kanila ng mga problema mo at ma-open mo sa kanila. Pero as much as possible, piliin mo yung mga kaibigan mo na pagsasabihan mo na yung mga problema. Baka mamaya, sasabihin sa'yo, oh, sige, ganito na lang gawin mo. Gumamit ka na lang ng ganito, ganyan-ganyan para makalimutan yung problema mo. Instead na mapabuti ka na pala, lalo ka pa napasama. So, hanapin mo rin. Piliin mo din kasi yung mga kaibigan mo na maaari makatulong sa'yo, makapagpaya sa'yo na maganda. And ito nga yung isa ba, maganda na i-invite mo yung mga kaibigan mo sa loob ng yung tahanan para yung mga magulang mo magkaroon din naman sila ng kapayapaan na nasa mabuti kang mga kamay. So, ayun sa'yo, syempre, pag in-invite mo sila sa bahay, makikilala nila yung mga friends mo and doon, malalaman nila na, ah, okay lang pala, magkatiwala ko yung mga anak ko dito sa mga tao na to kasi mababait naman pala sila. Yan. Then, we have school. Yan. Kapag daw nakakaranas ka ng mga poor academic performance, ibig sabihin parang nahuhuli ka o hindi ka nakakapag-excel sa iyong academics o sa iyong pag-aaral, or minsan wala kang commitment sa mismo sa pag-aaral mo, yung parang tamad na tamad kang pumasok o parang ayaw mong gawin yung mga activities mo, then yung poor attendance sa school, umaattend ka nga ng online class pero natutulog ka naman. Aray! Maraming tatamaan dyan. O kaya, diba, pumapasok ka sa school noong panahon ng face-to-face, pero nandun ka naman para mag-cutting. Yan, so poor attendance. And involvement in fights and conflicts. Diba? Lahat ng yan ay maaaring makasira sa ating kinabukasan. So, paano ba natin yun maiiwasan? So, kinakailangan, syempre, is mag-excel tayo sa ating mga ginagawa sa ating school, sa ating pag-aaral. And then we could also join extracurricular activities and school organization. Kasi kapag halimbawa meron ka sinasamahan na extracurricular activities, nade-develop yung skills mo or nade-discover mo, ah, dito pala ako magaling. Magaling pala ako sa leadership kapag sumama ako sa SSG. Ah, magaling pala ako makipag-usap. Natututo ka mag-organize. Maayos yung sistema mo sa pag-aaral kasi meron kang ibang ginagawa aside from your usual na pag-aaral. And then, makapag-show ka din ng interest sa pag-attend ng class. And ito, real talk. Di ba narinig natin palagi na sinasabi sa atin, no, napapuwasan na basa natin sa social media? Ah, yung grade niya, puro 75, 75, 75, pero ang successful niya sa business. Tapos sasabihin ng mga post doon, ng comment, oh, totoo yan, okay lang, magsing 75 lang ang grade ko. Kasi hindi naman din na-define ng grade ko yung pag-aaral ko, yung future ko. That is true. Okay? Sasabihin ko sa inyo, totoo yun. Your grades does not define you. O ha? Kasi ikaw, pwede nga kitang bigyan ng 98, kahit talaga namang hindi ka naman ganun katalino eh. That's, your grade does not define you. Pero alam niyo to, totoo yon na yung grades mo hindi nakakapag-define sa'yo. Pero, meron ka mga bagay na natututunan sa eskwelahan na yun na magagamit mo para magiging successful. Yung mga tao na yon na naging successful sila sa buhay nila, totoo na bagsak-bagsak sila sa grades, pero meron silang ginawa. Hindi yun instantly. Hindi yun porket 75 ang grade mo is ibig sabihin, ah, ano na yun, way na yun para maging successful ka someday. That is not true. There are things that you must learn for you to become successful in life. Okay? As ano yung sinasabi ko na to? You know what? Real talk. Sa 100% ng mga bagay na natututunan mo sa loob ng paaralan, 20% lang doon ang magagamit mo sa totoong buhay. 80% doon is useless sa iyong buhay. Alam niyo ba 'yon? Bakit? Kasi halimbawa, yung mga tinuturo ko sa inyo na ito, mga 'to, hindi niyo naman ito matatandaan lahat eh, tama ba?
Yung mga pinagsasabi ko simula kanina, hindi niyo matatandaan yan lahat. Yung mga sinasabi sa inyong teacher niyo sa math, hindi niyo magagamit lahat yun sa araw-araw mo na buhay. Magko-compute ka pa ba kapag bibili ka? Di ba? Magko-compute ka pa ba ng trigo kapag bibili ka sa tindahan? Hindi mo nagagawin yun. Hindi mo lahat yan kailangan sa buhay mo. Pero, sinasabi ko sa inyo, bakit ka ba kailangan pumasok sa eskwelahan? Answer is, for you to learn. Right? Hindi ka pumapasok sa grade just to pass. Pumapasok ka sa school because you want to learn something. So, how would you know yung bagay na dapat mong matutunan? Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi naman lahat ng mga bagay na natutunan mo ay dapat mong matutunan. So, you must identify what are the skills that you need for your life. Maaaring halimbawa kaya ka pinagpapasa ng teacher mo on time is because kinakailangan mong ma-develop yung time management. Hindi dahil sa kailangan mo to ipasa dahil kasi kailangan niyang i-checkan yun at this point of time, kundi ikaw, paano mo ba binabudget yung oras mo? And yun na ikailangan mo sa buhay mo. Kailangan mo ng disiplina pagdating sa oras. Ano pa? Yung perseverance, natututunan yan sa school, that is the 20% na nakukuha mo. At maaaring ito mga pinagsasabi ko sa inyo na ito, may mga rin akong mga na-share sa inyo na maaaring mas higit pa dun sa curriculum na talagang itinuturo ko sa inyo. Yun yung mga sinasabi ko sa inyo na 20% that you need to identify kasi yun yung makakatulong sa inyo sa success. Okay? And last is your community. Poverty versus strong community relationship. Ano bang klase ng community ang meron kang pinabibilangan? Meron ba siyang easy access to gateway drugs? Kumbaga, pinag-aalukan ba yung mariwada sa inyo? Kung shabu sa inyo? For community organization and neighborhood relationship, magulo-gulo nung barangay? Tsaka, yung mga tao, puro chismoso ba? Puro problema ba? For implementation of community laws, lahat ba ng mga tao hindi sumusunod sa batas? And then negative attitudes, which favor drug use? Anong ba yung mga tao doon? Mayroon bang mga masasamang ugali? Kung nakatira ka sa ganung klaseng lugar, edi umalis ka doon. Kasi siyempre, masama yun eh. Hindi nakakatulong sa'yo. So, ano dapat mong gawin para magkaroon ka ng positive na influence? So, number one is must have a strong community relationship. Karoon kayo ng maayos na relasyon sa loob ng inyong komunidad. Number two is to have active and positive community programs, project, and activities for the youth. Hanapin mo yung mga activities na maaaring makadevelop sa iyo, makatulong sa iyo as a youth. Ito ba ay mga activities na nakakapagturo o nakakatulong sa iyong komunidad sa paglilinis? Yan. And then positive attitude which combat drug abuse. So dapat itong mga abuse na ito sa droga para sa kabinakabukasan ng mga kabataan. And last is meron dapat na strong community advocacy against drugs. Kung gaya nga sinabi ko sa inyo, kung sakaling halimbawa man sa ngayon dito ka nakatira sa ganitong klase ng community, ending pa rin is ikaw pa rin. Nasa sayo pa rin yun kung magpapa-apekto ka o kung magpapa-impluensya ka. And then kung sakaling naman magkaroon ka ng opportunity na umalis sa ganong klaseng toxic na community, then umalis ka doon. Huwag ka ng paraan na ma-improve nyo yung buhay ninyo bilang pamilya, na makaalis kayo sa isang community na nandun yung mataas na risk na mapahama kayo o baka impluensya sa inyo na gumawa ng mga masasama. Kasi in the end, sobrang halaga ng inyong mga desisyon patungkol sa inyong safety or patungkol sa peace na nararanasan nyo as a family. So kung sa palagay ninyo na hindi makakatulong yung community ninyo sa inyo, then huwag kayo mag-stay doon. Humanap kayo ng ibang lugar na saan kayo makakatira na mas peaceful at mas makakatulong sa inyo, sa inyong pag-grow bilang isang tao. So that's it. Now, their activity for Friday will be a reflection of what we discuss. Ano ba yung mga bagay na natutunan ninyo at ano ba yung mga bagay na na-realize nyo through our discussion. Now, ayan, so nakita ko yung inyong mga chat dito. Yan, sabi niya, grade is just a number. That is, number lang yan. Nagpapasa nga ako ng mga estudyanteng pasaway eh. Kasi iniisip ko rin yung future ninyo, di ba?
Ngayon, tell me the message sa akin. Ang totoo ba na strict parents make children more evil? Hindi. Actually, nagpapasalamat ako sa mga magulang ko na sobrang higpit nila. Totoo yun. Papasalamat ako sa mga magulang ko na sobrang pinaghigpitan nila ako ng kabataan ko. Siguro kasi kung hindi sila naghigpit sa akin, hindi ako magiging ganito kadisiplinado. At hindi ako magiging aware sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Kasi kapag yung mga magulang mo parang sobra silang stricto sa'yo, parang lagi mong iniisip na, dapat ko ba itong gawin? Dapat hindi ko pa ito gawin? Kapag ginawa ko ito, mapapagalitan ba ako o hindi? So, because of that, it enables me, ako personally, na maging aware ako sa mga desisyon na ginagawa ko. Kasi alam ko na kapag meron akong maling desisyon, I will suffer consequences. So, meron din naman mga situation na nakakasira din yung pagiging sobrang stricto ng mga magulang, lalo na halimbawa sa self-confidence ng mga bata. Kaya nga dapat dun balance eh. Nandun yung pagiging stricto mo at the same time supportive mo. Kasi halimbawa naman, sobrang stricto mo to the point na iniisip na ng mga parang sakal na sakal yung mga anak na mag-express ng kanilang sarili o parang takot na takot sila, parang ganyan. Nababawasan yung kanilang self-confidence. So hindi din yun nakakatulong. Kasi parang lagi na lang silang natatakot kasi baka mamaya ito sabihin ng mga magulang ko sa akin. So dapat meron siyang sense of balance ng pagiging strict at the same time is yung pagiging supportive. Ito yung point doon. Kung kalimbawa man na nagkakaroon kayo ng mga strict na parents sa inyo, dapat ma-identify nyo bakit. Bakit ka ba pinaghihigpitan? Bakit pa ito pinapagawa ng nanay mo sa iyo? Bakit ka ba niya pinaghihigpitan? You must learn the whys. Bakit? Kasi once na alam mo kung bakit siya naghihigpit, then alam mo na kapag ginawa mo ito, ito yung magiging result. Alam mo na kapag hindi mo itong ginawa, ito yung magiging result. So you must identify bakit naghihigpit ang mga magulang niyo sa inyo. Ano yung itinuturo nila sa inyo? Kasi once na naging malinaw sa iyo kung bakit nila ito ginagawa, yung strict, yung pagiging strict nila, ma-associate mo yon sa love, hindi sa hate. Did you get my point? Nakainyo yung point? Naiisip mo na hindi ka pinaghihigpitan ng mga magulang mo dahil galit sila sa'yo o dahil ayaw nila sa'yo, kundi dahil mahal ka nila. So you must know why. Bakit sila naghihigpit sa'yo? Bakit hindi pinapagawa ito sa'yo? Did you understand? So same thing din, pag naging mga magulang kayo, if you will choose to become strict to your children, they must realize why are you becoming strict to them? Ano yung itinuturo mo sa kanila? Ano yung gusto mong, ayaw mong ma-experience nila? Para sa gayon, susundin nila yung gawain na yun kasi alam nila na kaya ka naghihigpit ay dahil mahal mo sila. Did you get my point? Ano pa yung gusto niya itanong? Meron pa ba? Sorry, na-rain. Yes. Okay, sige. So, kung wala na kayong tanong, then thank you very much for participating actively sa ating class. I hope that you learned something from me. I know na hindi niyo to lahat matatandaan, but I hope na nakapagbigay ako ng inspiration or teaching sa inyong na magagamit niyo sa inyong personal na buhay. Okay, sige. It's already late. Then we can already end our class. Thank you again for attending our class. And I'll see you on Friday. I'll be posting your activity for our asynchronous class. Okay, bye-bye!